Patuloy ang pagdami ng mga kaso ng dengue sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang sa mga tinamaan ng sakit, si Senator Juan Ponce Enrile. May report si Jamsi Sante. Maging ang Senate Minority Leader na si Senator Juan Ponce Enrile, hindi nakaligtas sa sakit na dengue. Kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina na isinugod ang senador sa Makati Medical Center matapos makitaan ang sintomas ng dengue. He was late last night. He wasn't feeling well. He went to the emergency room and then they did some tests and he was positive for dengue. Gayunman, nasa maayos daw na kondisyon ang kanyang ama. They're giving him IV fluid. That's all that they can do right now. And we are all praying and hoping for the best. And if worse comes to worse, we will have to go to the transfusion center. It doesn't get to that. Sa Pangasinan, nasawi ang isang 3 taong gulang na bata sa bayan ng mga Tarim. Sa findings ng mga doktor, dengue encephalitis ang ikinamatay ng bata. Isa raw itong bihirang kaso ng dengue. Medyo late na eh, saka nagkakaroon ng convulsion na. So, yung tinatawag natin na encephalitis, no? Dengue encephalitis, kasi ang dengue is viral. No? So far, as of now, hindi naman yun ang kinamatay talaga yung dengue, kundi yung encephalitis na komplikasyon niya dun sa utak. No? Ayon sa ina ng bata, 4 na araw nang taas-baba ang lagnat ng kanyang anak at may mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, tiyan at paglitaw ng rashes. Sa ganitong kaso ng dengue, posible raw na hindi lumabas ang lahat ng karaniwang sintomas ng sakit tulad ng rashes. Kaya naman, mabuti nang magsiguro. Dalhin ka agad sa doktor ang sinumang nagpapakita ng anumang sintomas ng dengue. Tingkwan pa lang lagnat, bumupunta na sila dito sa atin. Kaya maganda eh, yung awareness na yan. Eh. September 5 nang magdeklara ng dengue outbreak sa Bulacan. Mula noon, nagsagawa agad ng misting ang lokal na pamahalaan ng pandi para mapuksa ang mga pinamumugaran ng lamok na may dalang dengue. Sa ngayon po, ang suspected natin ay 165. No? So sa confirm pa lang po, buong pandi, meron po tayo 65 na confirm. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, imbis na palda ang isinusuot ng mga babaeng estudyante, pantalon at jogging pants muna ang pinasusuot sa lahat ng mga estudyante bilang pag-iingat. Sinuspend na muna namin ang pag-uniform ng mga bata. Huwag muna silang magpalda, kundi sila ay mag-suot na lang ng long pants o kaya mag-jogging pants na lang sila. Kumpara noong nakaraang taon, tumaas din ang bilang ng mga nagkakadengge sa Abra. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Luba, Bangged, Bukay, Dolores, Tayum at Tinig. Probinsya, nakikipag-coordinate sa mga munisipyo na may mga cases para tulungan sila. Nakikipag-coordinate din kami sa Department of Health. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, umabot na ng mahigit 65,000 kaso ng dengue ang naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2014. Pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa Luzon. Jamsi Sante, GMA News.